Tinatawag po nilang Bicol Express. At ang ating pong mga sangkap na gagamitin ay ito pong belly po ng baboy. Bali, 2 pounds po ito. At hiwa-hiwain lamang po natin siya ng mga 1 inch cube po na ganyan pong piraso. At lalagyan din po natin o gagamit din po tayo ng sibuyas. Isang malaking sibuyas po. At 4 na piraso po na bawang. At ganun din po, gagamit din po tayo ng mga 8 o 10 piraso na siling labuyo. Kung gusto niyo po na maanghang-anghang yung magiging resulta po ng inyong iluluto, pwede niyo pong tantarin itong sili. At pwede rin naman pong buo kung ayaw niyo po ng gaanong maanghang. At gagamit din po tayo nitong finger hot peppers po. Bali, ganito po ang itsura niya kapag hindi pa po siya hiniwa. Bali, ito po ay 4 na piraso din. At ganun din po, lalagyan din po natin ng 1 can po na coconut milk. Bali, ito po ay coconut milk. 1 can po na coconut milk. At ito naman po ay 1 cup coconut cream. So, ito po ay milk, ito po ay cream na coconut. Okay? At gagamit din po tayo ng mga 1 kutsara po na mantika para po sa ating paggisa. Lalagyan din po natin ng patis para po pandagdag palasa. Gagamitan din po natin ng salt and pepper to taste po. At ito po ang pinaka-importante, ito pong baguong alamang na hindi po ginisa. Bari 2 kutsara po ito. At lalagyan din po natin o gagamit din po tayo ng 1 cup of water po. Ngayon po, iimpisahan na po natin ang ating pagluluto. Kukuha lamang po tayo ng ating paglulutuan po na ganito. At kapag mainit na po ang ating kaserola or kawali, lagyan na po natin ng mga 1 kutsara po na mantika. Katapos po, lalagyan na po natin itong ating sibuyas. Unti-unti lamang po natin ito sandali. Katapos po, isusunod na po natin yung ating bawang. Naluto na po itong sibuyas, ilagay na po natin itong ating bawang. At hintayin lamang din po natin na mag-isa ito, maluto pong pareho. At kapag na isa na po itong ating sibuyas at bawang, atin na pong ihuhulog ito pong ating baboy. Bali, 2 pounds of belly po ito ng baboy. Ngayon, hahaluin lamang po natin ito. At pagkatapos po, atin po natin siyang tatakpan. Hintayin lamang po natin na mag-brown po itong ating nilagay na karne po ng baboy. Ayan. Panlaman po natin siya yan. Hintayin po natin siya mag-brown. At kapag nag-brown na po itong ating baboy, ito pong ating pork, lalagay na po natin itong ating baguong. Haluin lamang po natin ito at hintayin po natin na maluto yung ating nilagay na baguong. Haluin lamang po natin siya. At pag nahalo na po natin siya at naluto na po yung baguong,
natin na pong ilalagay yung coconut milk. Ito pong 1 can na coconut milk. Ganun din po itong 1 cup of water. Ayun po, atin po itong pakukuluan at hintayin po natin yung pong ating baboy ay lumambot. Tatakpan po muna natin sa nyan. Hintayin po natin maluto yung pong ating baboy. Ito po, kumuno na po itong ating pinalalambot na baboy. Bali, hindi pa po siya ready nyan. Haluin lamang po natin siya paminsan-minsan. At sigurado po na matigas pa po yung ating karne. Hintayin lamang po natin siyang lubusang lumambot. At ito pong kanyang sabaw ay matutuyot po yan. At mag-umpisa po siyang magmamantika. Kaya atin pa po siyang tatakpan. Ito na po siya. Matuyo na po yung kanyang tubig, yung pong kanyang sabaw. Tulad nga po ng nasabi ko, huwag po ninyong kalimutang halu-haluin para po hindi po masunog sa ilalim. Ngayon po, atin na pong ilalagay yung ating mga hot peppers. Ito. At lalagyan din na po natin ng paminta. Konting asin, konting lamang po. At atin po siyang hahaluin. Natatakpan ko lamang po siya ng mga 2 minuto. Pagkatapos po ay ilalagay ko na po yung coconut cream. Pagkatapos po ng mga 2 minuto, ayan na po, muli po natin siyang haluin. At ngayon po, ilalagay na po natin yung ating coconut cream. Haluin lamang po natin siya nyan. Pagkatapos po, atin po nating titikman kung tama na po ba kanyang sangka. Tampo muna natin. Medyo matabang pa po siya, kaya po nilagyan natin ng patis, pandagdag pampalasa po. Ganun din po ng konti lamang na asin. Usually po, patis lang ang nilalagay ko. Haluin po natin ito. At hintayin lamang po natin muli ng mga 2 minuto at bali, maluluto na po itong ating Bicol Express. Pan po muna natin siya muli. At ito na po mga kaibigan, naluto na po ang ating Bicol Express. Yan po. Ang sarap po ng kanyang itsura. So rich and creamy po ang kanyang mga sabaw. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming pong salamat.